Gusto mo bang ikaw lang ang bukod tanging iisipin at hahanapin at lagi kang tatawagan ng iyong karelasyon? Kung yes, please continue watching. Hello mga guys, kumusta kayo? Panibagong araw, panibagong video na naman tayo. At sa araw na ito ay isa na namang video ang ating ituturo sa inyo na simpleng gabay o simpleng pamamaraan na makakatulong sa atin. At bago ang lahat, gusto ko lang mag-disclaimer sa mga taong hindi naniniwala at hindi gusto ang mga kagaya nitong video. Please skip this video and maghanap kayo ng videos na gustong gusto nyo. Dahil ang video na ito ay para lamang ito sa mga taong naniniwala and gusto mag-try. At ngayon, bago ko rin umpisan ang lahat, i-shoutout ko muna ang mga nagpapa-shoutout. Sila ni Sis Duma Suma from Oman, Sis Rosale Fernandez, and last, Sis Marilyn Buena from Kuwait. And kayo, kung gusto nyo rin magpa-shoutout, huwag kayong mahiya na mag-comment sa baba upang ma-shoutout ko kayo sa next video. And ngayon, balik tayo. Gusto mo bang ikaw lang ang bukod tanging iisipin at hahanapin at lagi kang tatawagan ng iyong karelasyon? Ito ay napakasimpleng pamamaraan lamang at alam ko na mayroon kayong kagamitan upang magawa natin ang video na ito or ang ritual na ito kung ikaw ay isa ka sa mga tagapanood na namroblema sa iyong partner dahil parang binabaliwala ka at hindi ka tinatawagan nito at ikaw yung panay tawag sa kanya. So ngayon, ang gagawin natin, siya na naman ang panay tawag sa inyo and hindi mo na kailangan na ikaw pa ang tatawag palagi sa kanya. And ngayon, ikaw ang lagi niyang tatawagan, iisipin at hanap-hanapin at habul-habulin ka nito. Ito ay napakasimple lamang ngunit napaka-epektibo nito at sisiguraduhin ko sa inyong hinding-hindi ako mapapahiya sa inyo kapag ginawa ninyo ito at sabayan ninyo ng tiwala. Dahil kapag wala kang tiwala tapos gagawa ka ay useless lang din naman, masasayang lang inyong oras. Huwag mo na lang gawin kung kulang ka pa sa tiwala. Saka mo na lang ito gagawin kapag alam mo na sa iyong sarili na gustong gusto ko na yun gawin. Kapag sinasabi na sa iyong isip na parang gusto ko yung gawin or gusto, parang hinihila ka na, uy, gawin ko to, makakatulong to sa akin, sige, gawin mo. Dahil yan talaga ang pinaka-epektibo or yan talaga ay tatalabihan sa iyo ng 101% na tatalab ito sa iyo. Kailangan mo lang talaga yung tiwala mo and naniniwala ka talaga. Ngayon, ang ating gagawin o ang materialis na ating kakailanganin, ano nga ba ang materialis? And syempre sana meron kayo, no? Ang unang materialis na ating kakailanganin ay napakadilim lamang. Kailangan lang natin ng glass or baso na babasagin. Kailangan na kristal, babasagin. Kailangan ganito at hindi pwede yung printed. Kailangan na ganito talaga and ayun, babasagin. Pero kung wala ka talagang babasagin, humanap ka na lang dyan ng kahit na plastic basta clear. Yung tipong nakikita talaga ay ganito talaga is kristal talaga siya basta kristal kung wala ka talagang babasagin. Pero kung meron kang babasagin, mas maganda yun ang gagamitin natin kung meron kang babasagin. And ayun, kailangan din natin ng kandilang puti. Yung kandilang puti kahit gamit na ay okay lamang, kailangan natin ng kandilang puti. And kahit anong shape ay walang problema ko. Ano ang meron kang kandila ay okay na yon. Basta't kandilang puti. Kung meron kang kandilang pula, mas maganda kung meron ka. Pero kung wala ay okay na yung puti. And kailangan din natin ng isang dahon ng laurel. And kailangan din natin ng panulat. Ngayon, kahit sa panulat ay kahit anong kulay ay okay lang. Walang problema kung ano ang meron ka. O meron kang lapis or pencil pin or color pin, walang problema. And kahit anong kulay ay walang problema. And ngayon, kapag nandito na ang iyong mga kagamitan, ang kailangan natin is tulungan mo ang iyong sarili. Paano nga ba natin tulungan ang inyong sarili? Napakadali lang upang matulungan natin ang inyong mga sarili.
Napakasimple lang, kailangan mo lang talaga na maging positive ka. Huwag kang maging negative, tulungan mo yung sarili na gagana ang ritual na iyong gagawin. Kailangan na naniniwala ka, and ayun, yun nga ang sinasabi ko sa iyo na 100% ang iyong tiwala. Ngayon, kapag nandito na or alam mo na sa iyong sarili na gustong gusto mo talaga ito gawin, ang gagawin mo dito sa dahon ng laurel ay isulat mo dito ang pangalan at apelyido ng iyong target. And syempre, kung magtatanong ka, pwede ba yan sis, sa babae to babae, lalaki to lalaki? Yes, pwedeng-pwede ito, and pwede higit sa lahat sa mga magka-LDR, at pwede rin ito sa magkalapit na gusto ninyong kayo ang laging hahanapin ng iyong karelasyon. Ngayon, isulat mo dito sa dahon ng laurel ang pangalan at apelyido ng iyong karelasyon, yung totoong pangalan talaga, at hindi pwede yung palayaw lamang. Kailangan is totoo talagang pangalan niya ang iyong isusulat dito. Ngayon, isang beses lamang, kapag nasulat mo na dito sa dahon ng laurel ang pangalan niya at apelyido, ang gagawin mo ay ilagay mo lang ito dito sa ilalim ng baso. Kailangan na dito talaga siya sa ilalim. Ngayon, kailangan ganito ang pagkalagay, is nasa ilalim talaga. Kailangan na ganito talaga. And ngayon, kunin mo ang iyong kandila and kumuha ka ng karayom or kahit pin na isulat mo dito, iukit mo dito sa kandila. Again, kahit anong shape ng kandila ay walang problema. Kung anong shape na meron ka, ayun ang gagamitin mo. At gamit or hindi gamit ay pwede mong gamitin. Ngayon, isulat mo dito, iukit mo dito, kumuha ka ng karayom or pin. Kumuha ka at iukit mo dito ang pangalan at apelyido ng iyong target. Iukit mo lang dito, tapos kapag nasulat mo na ang pangalan at apelyido ng iyong target dito, is magwiwis ka dito sa kandila na hindi pa nasindihan. Kailangan hindi pa ito umapoy or hindi mo pa sisindihan, kailangan magwiwis ka muna bago mo sindihan. Sabihin mo dito, banggitin mo ang pangalan at apelyido ng iyong target. Pangalan niya, apelyido, tapos sabihin mo, ako'y tulungan mo or ikaw ay mag-isip sa akin. Ako lang ang bukod tangi mong iisipin sa bawat oras, at hanap-hanapin mo ako lagi at hahabulin at tatawagin mo ako lagi, at hilingin mo sa kandila na sa pamamagitan mo, tulungan mo ako na ang aking mga kahilingan ay matutupad at ang taong ginawan ko nito ay magkandara pa siyang tatawagan ako at lagi niya akong iisipin. At ayun, kung ano pa yung mga kahilingan mo ay hilingin mo na dito lahat, and ayun, basta't galing lang talaga sa iyong puso. And ngayon, kapag natapos ka ng humiling, ang gagawin mo, sindihan mo ang kandila. And ayun, kapag nasindihan mo na ang kandila, ay ilagay mo dito sa loob ng baso. Kailangan ilagay mo dito, and hayaan mo yung kandila na matunaw dito sa loob ng baso at matunawan or maanuhan yung dahon ng laurel. Ngayon, hindi naman kailangan na ubusin talaga ang kandila, basta't matunaw at mapatakan lang yung dahon ng laurel. Ang gagawin mo, kapag nagsindi na ang itong kandila natin, kapag nagsindi na, ang gagawin mo ay itapat mo kunti sa iyong baba or sa iyong bibig yung baso. At sabihin mo yung pangalan at apelyido ng iyong karelasyon ng 7 beses. Sabihin mo, pangalan niya, apelyido, ako lang ang bukod tangi mong iisipin at hahanapin at habol-habulin, at tatawagan mo ako lagi at hindi ka mapakali hanggat hindi mo ako tatawagan. Again, pangalawa, pangalan niya, apelyido, ako lang bukod tangi mong iisipin at hahanapin at habol-habulin, at tatawagan mo ako lagi, hindi ka mapakali hanggat hindi mo ako natatawagan. Pangatlo, again, pangalan niya, apelyido, ako lang ang bukod tangi mong iisipin at hahanapin at habol-habulin, at tatawagan mo ako lagi at hindi ka mapakali hanggat hindi mo ako matatawagan, hanggang matapos yung 7 beses na sasabihin mo dito ang pangalan niya at apelyido at ang iyong kahilingan. Kailangan humiling ka lang dito, at kailangan yung focus mo, mag-focus ka lang talaga. And ayon, kapag natapos na ng 7 beses na pangalan niya at apelyido, ang gagawin mo
Ilagay mo ito doon, yung baso na kung saan nandito yung kandila at ang dahon ng laurel na napatakan ng kandila. Ilagay mo ito doon sa loob ng iyong cabinet ng 7 araw. Halimbawa ay wala kang or pwede mo rin sa ibabaw ng cabinet or sa ilalim ng iyong kama. Basta sa lugar na walang makakakita o walang nakakaalam na hindi pwede ito magalaw. And 7 araw ito doon. Halimbawa ngayon ay Friday mo ginawa. Ngayon Friday is kinabukasan, Saturday is magka-count ka na ng 1 and ayun, Friday mo ito ginawa, so Friday din siya matatapos. So pagka Friday is kunin mo na ito at iano mo na, pwede mo na itong kunin yung kandila, pwede na ang dahon ng laurel itapon mo or pwede mong itago, ikaw na ang bahala din ang baso, hugasan mo and pwede mo na itong magamit sa normal na gamit sa araw-araw. And ngayon yung kandila ay pwede mo itong magamit sa iba pang mga spell na kailangan natin ng kandila. And ngayon, sana ay makatulong ito sa inyo and kung may mga katanungan kayo, i-comment na lang sa baba para ma-replyan ko kayo and don't forget to subscribe to my channel. Bye-bye everyone. God bless us all.